iiyak ako. Bibi ko, nasaan ka na? Hey guys, it's Aya and welcome to my channel. So, I'm so glad kasi clinic nyo yung thumbnail ko and na-view nyo itong video na to. So, sana i-like nyo na rin itong video na to and mag-subscribe na kayo sa aking channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. So, for today's video, meron naman tayong bagong product. Hindi siya literally bago na bagong bili ha. Kasi, bago kasi ngayon ko lang siya gagamitin dito sa aking channel. So, that product is no other than the very famous Pelo Sun Expert Tinted Sunscreen. Ayan, so eto siya. Pagmalapitan. So, this is only 10ml and meron itong 50ml I think. Kaya lang, kasi syempre, gusto ko lang kasi siyang matry. Kasi nung mga summertime sa Pinas, nung like April, May, parang ganun, sobrang nag-trending to. And until now, na nag-uulan na sa Pilipinas, nag-trending pa rin to. Marami pa rin ako nakikita ang bagong videos gamit ito. So, sabi ko, tatry ko nga siya. And ayun nga, kaya tamil lang, nag-jump ako sa topic ko. Kaya ka pala 10ml lang yung nabili ko nito. Kasi nga, yun nga, nag-trending siya. That's why I want to try it. And syempre, ayoko naman bilhin muna yung malaki kasi hindi ko pa naman siya gamay kung magmamatch siya sa aking skin. So, syempre ako kasi hanggat merong mini size or travel size na isang product, yun muna yung bibilin ko. Para kung in case hindi siya magmatch sa akin, hindi sobrang masasayang yung pera ko. Itatest out natin to guys, i-apply natin sa face ko kung ano nga ba yung effect na binibigay nito. Kung sabi kasi, diba, ang daming lumalabas na video, pwede na siyang foundation na no foundation makeup look nga, diba? Yun yung title ko. So, let's find out kung okay ba siya or mag-fail siya as foundation. So, just keep on watching, guys. So, na-blend ko na yung sa right side ng aking face. And, may nag-chat. And, ito na yung itsura niya. Tapos, ito yung naman yung hindi pa na-blend. Napaka-light lang na coverage niya. As in, parang wala. Pero, parang medyo nag-glow yung face ko dito para medyo pumuti siya. So, i-blend na rin natin itong sa kabila. May napanood na ako ng mga reviews ng Belo Tinted Sunscreen and yung iba sa kanila ina-advise sa atin na tap-tap lang yung pag-blend. So, tinry ko siya pero hindi ko siya na-blend ng maayos kaya ginaganito ko na lang. Yan. So, feeling ko na-blend ko na siya ng maayos. So, eto na guys, na-blend ko na and nalagay ko na yung Belo Tinted Sunscreen sa aking face. Obviously naman na light lang yung coverage niya, but sobrang obvious din na nag-iba yung face ko, nagkaroon siya ng glow and mas pumuti siya ng konti. Ayan. So yung face ko ngayon, medyo malagkit siya, pero sabi naman sa ibang mga review sa kanila, yung effect sa kanila, hindi malagkit. Kasi siguro yung naka-moisturizer kasi ako, yung parang yun yung ginawa kong primer. Kaya siguro feeling ko kaya rin ganito medyo malagkit yung aking face. Pero, kaya naman siya, kayang tiisin. So, dahil nga this is a no foundation makeup look, so mag-makeup tayo. Ang gagawin ko first is maglalagay ako ng konting eyeshadow lang para mabuhay ang ating eyes. Gagamitin ko yung aking Wet n Wild. Ano kaya gagamitin ko? Hindi ko alam. Siguro gamit na lang ng brown para isang color lang yung ginamit ko, which is parang brown. And then mag-curl na ako ng lashes. Minsan talaga hindi ka lang sa love life nasasaktan eh, no? Pati pagka-curl, nasasaktan ka na. Magmamaskara ako and ang gagamitin kong mascara for today is itong NYX Work the Hype mascara. And nakalagay dito na kapag in-open siya, 6 months lang. Hanggang 6 months lang siya. So, starting today, alam ko na 6 months ko lang ito mapapakinabangan. Itong mascara na to. Normal lang yung tip niya sa mga mascara. Yung amoy niya hindi ko gusto. Pero kasi gano'n naman diba talaga yung ibang mascara. Talagang meron silang amoy na minsan hindi pleasant sa ilong.
Nakakatawa ako mag-mascara. Hindi sanay na sanay. Ang dahan-dahan. Yan. So, in fairness naman sa mascara na to, napakaganda. Hindi ko na-expect ang ganda ng mascara na tong NYX Worth the Hype Volumizing and Lengthening Mascara. Ito yung itsura ng NYX mascara na ginamit ko. And ang ganda niya. Kukuha lang ako ng cheek tint and babalik ako. Ayokong gumamit ng powder na blush sa face ko ngayon. So, gagamit ako ng cheek tint. And ang gagamitin ko is yung KJM Cheek Lip na Bloodshot. Hindi ako masyado pala sa mga pula. Parang ang pink na pink ng mukha ko sa camera. Pero sa salamin, hindi naman siya sobrang makulay, tignan. Kaya nagulat ako pagtingin ko. Sobrang pink. And then guys, hindi ko to laging ginagawa. Pero ngayon, tatry ko siya. Gagamit ako ng Maybelline. Hindi ko alam. Maybelline eyeliner in the shade Velvet Black. Ayan. First time ko. Charing, hindi. Hindi kasi ako sanay na nag-eyeliner, but ngayon tatry ko. Ay, iyak ako. Iyak pa rin ako. Bakit? Okay. Hindi ako nag-eyeliner, kaya hindi ko rin alam kung saan ba talaga dito nilalagay itong eyeliner natin. So, ayoko mag-concealer dito sa Bello Tinted Sunscreen kasi baka hindi maganda yung pag-mimix nila. Pero sige na, try natin kung okay bang mag-concealer kapag ang ginamit mo sa face mo is yung Bello Tinted Sunscreen lang. In fairness, wala akong masyadong lining sa akin. Let's try kung magbe-blend ba siya ng maayos. So, na-blend ko na yung concealer. So, feeling ko okay naman siya. Kahit na Bello Tinted Sunscreen lang yung gamit ko sa as base, okay namang mag-concealer. Ayan. Pero, syempre, kung ayun na nga, Bello Tinted Sunscreen na nga lang ginamit mo, hindi ka na nag-foundation. Kaya ka nag-Bello Tinted Sunscreen na lang, kaya ka nag-BB cream na lang, kasi ayun, hindi mo kailangan ng coverage. So, pwede ka nang hindi mag-concealer. Ayan. Pero, tinry ko lang, at least, diba, para alam natin yung effect niya. So, maglalagay lang ako ng konting highlight, guys. So, ang gagamitin ko pang highlight is yung e.l.f. para sobrang subtle lang niya tignan. So, that's it, guys. Ito na yung nagawa kong makeup na no foundation makeup look. So, may kita nyo naman na para lang din ako naka-foundation na parang light lang yung coverage. So, dun sa sinasabi ng ibang vloggers na no foundation makeup look na pwede to dun. So, agree ako dun kasi para na nga siyang, pwede na nga siyang pang makeup. Kaya lang, yun nga, light lang yung coverage niya. Pero, at least okay siya kasi nag-match siya sa skin ko kahit iisa lang yung shade nito. Kasi nga, ito ay merong tone adopt technology. So, kahit anong kulay mo ata, magmamatch to, magbe-blend siya. So, okay ako doon. Hindi naman siya nag-dry sa aking face. Hindi ako nagkaroon ng dry patches, something like that. Ayan, sobrang okay pa niya sa aking face. And kanina, nung pagka-apply ko, diba sabi ko, kanina medyo malagkit siya sa aking face. I think dahil din yung sa aking moisturizer. Pero ngayon, medyo di na siya ganun kalagkit. So, okay siya. Pero hindi ako nag-powder, hindi ako nag-set. Diba? Parang ang lakas maka-fresh. Tapos ito lang yung ginagamit mo. Parang hindi mo na kailangan mag-foundation. Perfect siya for everyday makeup look. And ayun nga, sunscreen protection pa siya. So, kaya naman pala, sobrang nag-viral to, sobrang trending, sobrang daming may gusto nito. Kasi, ayun, na-try ko na din siya and okay siya sa akin. And, ayun. So, 10ml to, pero it ng mukha ko, medyo magtatagal pa rin to sa akin. Ayun. So, guys, medyo mainit ngayon. So, sadly, kung kailan ako nag-denim jacket, medyo mainit yung panahon dito sa amin. But, ayun, tatapusin ko na siya kasi
naiinit na ako. So, sana i-like nyo tong video na to and mag-subscribe na kayo sa channel ko kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. And abangan nyo yung aking question and answer vlog. Ayan, abangan nyo yung mga sasagutin kong questions doon. Kung meron kayong pahabol na tanong, go lang, mag-PM lang kayo sa akin or comment nyo lang sa baba kung meron kayong questions. And before ako mag-end ng video na to, I just want to say hi to Justine May Sale. Hindi ko alam kung tama. Alay, ito yung nalista ko eh. Tama ba? Basta Justine. Hi kay Justine May. And kay Joanna Altea Babiera. Hello? Ayun lang. Hello sa inyo and thank you sa panonood ng videos ko. And marami pa akong babatiin sa next video ko na yun. So, abangan nyo yun guys. Bye!